makita kung ang itsura ng mga museum sa New York, balita na maganda raw eh. So, tara let's. So, patungo kami ngayon sa mga museums, particularly yung Museum of Natural History and Kapangklaseng Museums. It's a Saturday right now at walang masyadong tao. So, mas maganda ngayon magbiyahe o maglakad. So, ang mga tao pag Saturday mukhang casual ang mga dress, marami nagja-jogging, mga naka-shorts lang. So, this is different ano, sa usual na nakikita namin dito sa New York kapag naglalakad kami. Kadalasan kasi mga naka-suit and tie. Pero this is a Saturday, so ngayon ang mga tao, shorts lang. Kadalasan ang Dunkin' Donuts at Baskin and Robbins magkatabi. So ice cream and donut, parang pampataba. Mahilig ang mga tao sa mga aso. Ang mga aso dito parang tinatratong tao. Ito na naman isang example ng dalawang aso na pinapasyal. Dito bawal manakit ng mga aso kasi pag nanakit ka ng mga aso, baka makulong ka. Siguro pag nagpunta sila sa Pilipinas, makikita nila kung paano tinatrato mga aso. Kinakain pa nga misa. Aray ko. How do you want to get old? That's a good question. Ito yung office ng Pfizer. Mayroon silang magandang survey. How do you want to get old? So naglalakad kami ngayon sa 42nd Street. Isa sa mga famous at busy streets. So, ang New York is composed of streets and avenues. Doon nga pala galing yung idea ng downtown saka uptown. So, pag downtown, pababa ka. So, ngayon, tatawid kami rito sa 3rd Avenue. Ito yung mga tindahan sa tabi. Lalakad kami ngayon patungo ko. So ito ang parang newspaper stand sa New York. Very typical. Mga dyaryo at kung ano ng mga bagay. Ito yung Bank of America. At nag-withdraw sila sa ATM. So yung ibang mga Amerikano, operator nila yung nag-travels pag weekend, biyahe. Balita ako dito sa New York, yan ang style ng buhay. Trabaho, trabaho, tapos inom-inom, tapos pag weekend, biyahe-biyahe, pag may time. Yan ang lifestyle ng mga tao rito. So mga bahay dito, nakakatuwa. Nasa gitna ng maraming mga buildings. So, merong Wendy's dito. First time lang ulit ako nakakita. So, ito yung Avon. Mas maganda ang Avon dito. Ito yata yung pinaka kanilang main office. Ito naman yung sikat na Waldorf Astoria. Maraming nag-i-stay ng mga artista dito. Ito yung tinatawag na Lexington Drive. So, occupied ng Waldorf Astoria ang isang buong block na Lexington Drive at ito sa susunod na block. Waldorf Astoria. We're now approaching Park Avenue. Ito yung isa sa mga pinakasikat na mga avenues kung saan naka-line up ang mga gandang mga stores. At the same time, oops, nandito pala ang mga joggers at mga merong parang fun run.
So dito sa Park Avenue, mukhang hindi pinapadaan ang mga sasakyan at nagtatakbuhan lang sila. Ito ang lobby ng Waldorf Astoria, address niya 301 Park Avenue. Mga asong pinapasyal, mga bikers. So sarado pala ang Park Avenue pag ganitong mga panahon. Ito yung tinatawag na St. Bartholomew's Church. Tignan ang mga halal food. St. Bartholomew's Church. Tapos may restaurant sa tabi. Patungo pa rin kami sa mga museums, pero we're seeing a lot of interesting sights. So ito yung harapan ng St. Bartholomew's Church. Tingnan nyo yung mga sculptures sa ibabaw. Mukhang lumang church na talaga ito. Merong safety education and outreach. May inuman ng tubig. Nod muna tayo ng palabas. You mad, bro? Oh my God! That would not be epic speed though. It's second. It is a meme. It has to be short. Our next match is scheduled for long fall with a 3 metric week time limit. Weighing tonight is 12.3 gigabytes. The man who showed me a link for a 42-inch HDTV for $112 from the internet. The meme. Yeah. That's a good fight. Yeah, I mean, I'm not too big, si Gina. So dito pala may mga libre pang ice cream. So okay pala dito, type ko rito pumunta. Punta tayo dito rito lagi. Sa 54th Street na kami. At mukhang malayo-layo pa ilalakarin namin. Pero so araw ng mga exercise ng mga tao. Yung mga tao dito lahat parang naglalakad lang, mamasyal. So ganito pala mga kanilang mga Child Mind Institute. Interesting. Mga bag dito sa New York, mura lang naman, mga $500, $1,000. Ah, ito $15,000 daw to yung gamit ni Nanay Junisha. Patawad. Art and culture and style and basically mga material things na talaga naman sobrang dami rito. Wala ka masabi. Ito yung mga aso na jogging. Well, why not? So mga bisikleta, meron din sila traffic signals. Ito naman yung tinatawag na Christ Church. Another old building dito sa New York. Third Church Christ Scientist. I wonder what that means. Nasa 65th Street na kami. Yan, ikan din sa 38. So, mukhang mahabang lakaran ito sa NYPD naglalakad. Patungo rin kaya siya sa museum? Maybe not. Yung no standing, ibig sabihin nyo, hindi ka pwedeng kumarada na matagal. Yung mga nakatira daw dito sa Park Avenue,
Ito raw yung mga mayayaman talaga na old rich. So, hindi basta-basta nape-penetrate ng ibang mga nationalities. Usually, mga nakatira lang dito talaga mga mayayaman na Amerikano. Basically, white. So, we're now crossing 68th Street, which is 10 blocks from where we came from. So, para magkaroon kayo ng idea kung gaano kalayo ang 10 blocks. Mga 500 meters yun, kada block. So, 10 means... 10 meters. Ay, sorry. 5,000 meters. Ito yung Central Park. Malaki ito, Central Park. Maraming mga tao rito na mamasyal at nagbabike, jogging. Nandito na kami ngayon sa 74th Street, 5th Avenue. Medyo malayo-layo na rin ang aming nalakad. So ito ang Central Park. Isang napakalaking lugar sa gitna ng New York. Walking in the park. Two guys. So finally, nandito na kami sa tinatawag na Met. Or Metropolitan Museum of Art. Nandito na kami ngayon sa Metropolitan Museum of Art. So pumuna kami pagkatapos ng mahabang paglalakbay. Malayo to, no? Kasi we went to, anong street na ba to? 77 or something. Medyo mahaba ito, pero looks like an interesting place. So, titingnan namin to and mabalitaan namin kayo kung ano makikita namin. So, dito kami sa main entrance ng Met. Concert dito. Say you'll never, never, no, you'll never, never, please say you'll never, never go to me. Come with me, my darling, stay with me, my baby. You better give me a chance. Lalaki ng mga paintings dito at kaganda. Para ma-imagine nyo kung anong size niya. Ito si Gina. Ito yung painting. Wow. Ganda ng painting. Ito mga religious paintings. Exquisite ang pagkagawa. Detailed. Kina niya yung detail ng painting nata. Yung background. Ito medyo bold pero art ito eh. Yan, para makita niyo si Gina sa gitna ng mga paintings. Teka ba na, tingnan muna natin yung size para makita ng mga tao yung size. Yan, para makita niyo yung size ng picture. Malalaki yung mga painting, mga murals, ang ganda.
Ganda ng mga details. Million siguro ang mga cost ng mga paintings na to. Oh. Parang late ng babae rito. Mga pictures are depicting yung life ng araw. Ito naman mga kakaibang mga artifacts. So check this out, ito cabinet ito. Gawa sa mga mother of pearl na kwan yung mga exquisite na mga wood. Ito ang mga dish ng mga 1600s. Mga gamit ng mga 1600s. Look at that book cover. Sa gitna. Wow. So ito, decorations of wall. Si Rembrandt. Kilala niyo pa si Rembrandt? Yung painter. Ito mga personalities. Malulupit ang mga sculpture dito. Ang klase. Mga paintings ni Monet. Ito. Ito yung mga works ni Vincent van Gogh. Ah. Ito mga Egyptian artifacts. Okay.
Iranian excavations, mga Middle Eastern. Look at this. Wow. Ito. Mga mula sa Cyprus. Ito, mga kabahang ito, no? Ito si Gina nagbabalak kung saan daw siya ilalagay malang araw. Ano Gina, ang masasabi mo dyan? Wow. Palmyra. Interesting. Mga art ito sa Arabia, Arabian Peninsula. Ito gawa sa ivory. Sa Assyria. Assyria, wow. Okay. Bible times. Grabe itong mga walls na to. Biblical times. So ito si sino ba itong dalawa nito? Mga Chinese jars. Ito yung loob ng Metropolitan Museum of Art. Nandito kami ngayon sa mga art naman ng China. Chinese, look at this. Oh, ang laki, grabe. Pero mas walang lalaki dito. Oh, wow. Hello. Okay. Wow. Ang lalaki ng mga pigi. May ibang klaseng mga Buddha. Kala sila sa mga Buddha sa Pilipinas. Tang Dynasty Art. Ang ganda ng mga table dito. Naman Japanese ano? Art. Bigay ng peaceful feeling. Japanese art. Ito yung exhibit ng Southeast Asia. Karamihan mga Buddha. Papababa na kami ng stairs patungo doon sa first floor. Night and day. May pati bang armor and swords and spears. Interesting. So ito yung itsura ng mga knights ng araw. Pati yung horse na kabalot. Full armor. Wow. Paano ka malalaban ito? Wow. Ito mga Japanese samurai. Baril naman to. Ang haba ng mga baril. Ang kakaibang baril ito. Ang armors.
sir. Siguro magandang pag-aralan kung paano pinapiano ito. Ito ang stick na piano. Kukunan namin para ipadala namin sa furniture ng araw. Wow. So ito, 1900s na ano, poste. Ito yung mga kaibang statue dito. Ito yung pinakamatinding statue. Sari-sari mga shields. Oh. Ito, kakaiba itong ano na ito. Ayaw ko napapansin yung kakaiba rito. Art naman to art. Religious art. Grabe ito. Ini-import nila ito. Itong lahat ng ito. Ba't ibang mga libro na may kalaman sa art. Ito mga Egyptian hieroglyphics. Ito mga mummies. Mga mummies. Ito mga Egyptian art. Sa mga walls. Jazz band, the Central Park. Basketball. J.I. Oh. Basketball ng mga Amerikano. So dito sa Central Park, may mga naglalaro ng basketball, may mga tumutugtog ng jazz, may mga naglalakad, makain, papasyal ng aso, nag-baseball, lahat na. So, galaro sila ng baseball dito. Sari-sari mga sports. Ito ang Central Park ang lalakad kami. So maraming lakaran dito sa Central Park. Mga iba't ibang lugar na pwedeng puntahan. Ubat na pa ang asa man yata nito. Tani mo. Tarpan di o. Kunyari ko tarpan. Yung pagkaka-design nila talaga.
So mayroong mga ganitong tanawin sa Central Park. Konting selfie paminsan-minsan pag may time. Napakaganda ng tanawin dito. Kaya hindi ka takataka na makakatulog ka na. Sobrang ganda. Ito ang dalawang baking. This is Gina. Exactly what you're doing. And this is a big one. Ah, nandito kami ngayon sa Tiona. Tingnan natin kung maandar. Okay. So, isa sa mga fountain dito sa Central Park. Meron din sayawan sa Central Park. May time. Wala silang pakialam. Sige lang. Central Park, lazy Saturday afternoon. Ito raw madalas yung kinukunan sa mga pelikula, mga post, photographs, mga matinda. Ito yung magandang view. Ganda ng lighting dito. Oh, I love it.
Nakarating na rin kami sa dulo ng Central Park. After walking and walking and walking, finally. Nakita na namin ang mga building sa the edge. Kapag nakapanood ka na sa maliit lang kasi yun eh. Kaya Singapore naman kasi talagang wala kang, basically wala kang budget. The moment na pumasok mo na kami pa, alam na ako sa Singapore. Hindi lang sa Singapore. Ito matindi itong suot itong dalawa nito. Virgo, good man. Trump Tower. Tiffany. Trump Tower. Swarovski, Lindt, chocolates. So dito lang tatapos ang aming whole day na paglalakad patungo dun sa museum. And now we're back. So thank you for being with us. Bye.